first time na nakapag-document tayo ng actual hatching of a baby croc. Sa mahigit isang dekada nilang host, iba't ibang hayop na rin ang kanilang nakita at napag-aralan. Ang tanong, eh kung hayop sina Doc Ferds at Doc Nielsen, anong klaseng hayop kaya sila? It's a good job. Bibigyan kita ng situation, tapos sasabihin mo sa amin, what animal best describes you sa ganong klaseng situation? Okay. So anong hayop ang best na madi-describe kay Doc Nielsen kapag siya ay gutom? Ibon. Kasi ang ibon, parang unti-unti lang kumain, pero maya't maya. Tigre. Tigre. Kapag ikaw ay puyat. Para kong matching, you know? Matching? Bakit matching? yung ay, kasi pag nakakita ka ng mga matching sa wild, parang yung mata nila, parang inaantok na gano'n. Pero pag lalapitan mo na parang magigising ulit. Siguro aso. Kasi talagang pag tulog sila, tulog. And then easily arousable. Kung may mangyayari sa paligid, gising agad. So, kapag ikaw ay relax. I think para kung pusa, you know. Kasi yung mga pusa parang chill lang, di ba? Parang pag nag-relax ka, everything, you know, parang magre-relax. Parang you just wanna, parang nag-yoga ka na biglang just let it go. Pusa. Kasi nga pusa, chill, di ba? Chill lang, oo. Chill na chill. Relax, so, yun lang. Bahala ka dyan. Lakad lang. Kung pakailangan, bahala kayo. Kapag ikaw ay stress. Para akong dog na high strung. You know? Yung kahol na kahol. Yung ajit na parang hindi mapalagay, ikot ng ikot, ganyan. You know, sa stress, you know, or minsan, nakagat nila yung mga kuko nila. Siguro ay kabayo. Bakit? Kabayo kasi they're very sensitive sa mga paligid. So they madali sila mag-react on their very excitable environment. Eto naman, Doc. Naku, ang hirap nito. Anong hayop ang mag-describe sa'yo at the moment? ATM. At the moment, I think I'm a horse. Masipag, ganon. Elegant, you know. very regal. I want something done fast, ganon. Siguro, a lion? Lion, wow. Not because siya yung king. No, not that. Because you know kung ano yung what you can offer. Mm-hmm. And your capabilities right now. Mm-hmm. And that you're willing to risk